Thank you.
kamahalan, sa iling namin, kami namin inalangin sa iyong harapan, ni Apostol San Andres, na nangaral at nakasiwa sa iyong sangbiyanan, sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng hanggan. Thank you.
Ito
Una ay ang pagkakas sa atin. At pangalawa ay ang pagbiligtas sa atin mula sa kasalanan. Marami ngayon ang ayaw tumanggap sa katotohanan na sila ay kasalanan at patuloy na nagkakasala. Ang mahalaga para sa kanila ay magkaroon ng sapat na kabuhayan, magkaroon ng malusog ng pangalawan at maging masaya ang buhay. Lilipas ang panahon hanggang sa sumapit ang sarili na mapipilit ang itanggapin ng katotohanan na marami sa mga pinakaalahan at pinagjagaan sa katapusan ay wala rin parang saysay. Ang mga ito ay hindi magdadala sa langit o ang masakta, ito pa ang magiging hadlang sa pagpunta sa amin. Ang unang pagbasa ang nagbibigay sa atin ang pamantayan kung ano talaga ang tunay na mahalaga. Ano ito? Ang maligtas. Sinasabi sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, kung mahahayag ang inyong nalangin na si Jesus ay Panginoon at manalig ka ng buong puso na siya ay pinuhay ng Diyos, maligtas ka. Sa katapusan ng ating buhay na maging nakataon, maligtas ka. Pupunta pa ako sa langit sa piling ng ating lingkha at tumupo sa ating mga kasalanan? Kung ang sagot ay hindi, lahat ng ating kasayahan ng panahon, talinang yaman ay lalabas malalang kapato kapulungan. Ayon din kay San Pablo, ang pananampalataya ay upang ng pakikinig at makakapakinig lamang na tunay pangangaral tungkol kay Kristo. Ito rin ang kahinaan ng pagtawag sa mga kapatid na si Mon at Andres ay pakinig. Sila ay magiging nagpapahayag ng mabuting balita tulad ng ginawa ni Jesus. Ang pagpapahayag ng mabuting balita na simula ng malalaw ay hindi pa natatapos magpahang ngayon. Ito ay ang papatuloy. Ang gumagawa nito ay ating sa papa, mga obispo, mga pari, mga religyoso, mga katikista at katulad nila, mga magulang sa kanilang mga anak at mga anak sa isa't isa. Sa loob ng 20 taon, naganap ang pagpapahayag ng mabuting balita sa iba't ibang paraan. Marami sa kanila ang hindi namin kilala, subalit kilala sa lahat ng Diyos. Dito sa ating diocese, simulan natin ang naipakilala ang ating patron sa San Pablo unang nagbitanin. Sinundan nito ang pamamahagi ng mga pamplet sa mga kasunod sa mga kapayan. Inaasahan natin na sa pagbabasa mula sa pagkakasulatan, mayroong pagpapalibago ng nangyari sa tao sa isa. Ang salita ng Diyos na binabasa namin ay may kanyang angking kapangyarihan na magpapago at umabasa nito. Kaya tayo ay ang padala ng maraming pamplet sa mga sabi ng dalawang taon sa pagbayad ko. Inaasahan na dito ay babasahin, na ito ay babasahin, paghihinayan at isa sa buhay. Sa mga pagkakataon ng mga pamplet na nakarating sa inyo, ay masyado maliit ang mga letra at halos hindi na mabasa, pumanako, ay humihingi ang unang susubikan pa natin ito kayo na. Ako po ay may nakinausap ng mga kasakit itong dalawang tatlo. At ang naging mga kasakot nila ay ito daw ginago ng pagbabasa ng mga pamplets ay naging higaan upang magkaroon sila ng naliwalagan upang magkaroon ng banding ang pamilya at upang mabago ang kanilang buhay. Ang pagbabasa ay ginagawa at ang isang maganda
ay ikaw ay hinihintay ang pagdating. Hinihintay ang pagdating sa itong pangbibig sa pagkakalanan medyo ipasahin. Sa nakaraang taon, pinagpapuliti natin ang pagkakalanan
ayaw-ayaw ko kayo. Mga kapatid, tumulong tayo sa Ama upang ang marami ang tumukod sa panawagan sa buhay ng banal. Ang tugod, Panginoon din ang ating panayang. Para sa pananaw sa mga ang sanggupapa, mga obispo at pari, upang isakupang nila ang buhay na inilaan sa kanila, ang maging mamalakay ng tao, manalangin tayo. Para sa mga namamahalan at tumpang, upang ang bawang pagiging ko ay tunay ang mukhang sa pag-ibig at halimbawa ng Kristo, na dumating hindi upang paglilingkuran, bagkos upang pagiging ko at ianay ang buhay para sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng mga religyoso at religyosa, upang ang kanilang buhay ay maging malinaw na tanda ng pagsunod at pagpili kay Kristo na hindi sa lahat ng bagay. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa ating lahat, na sa ating pagkatapos ng pagdiriwang ng Linggo ang Jubilee, may patuloy na bahagin ng buong sigla ang misyon at hamon sa bagong evangelisasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng mga sumakabilang buhay, upang makasama nila ang Panginoon sa wakas at magkakali sa kalawagatian at pinangakong sa bahay ng mga naman, manalangin tayo sa Panginoon. Amen.
Kaya nga